talaga ang magpakilala ng sarili niya. Kaya pakinggan po natin si Sir Samuel Maniago Balintay Jr. Yehey! Welcome, sir. Welcome. Yes po, magandang hapon po sa inyo, Balintay. O sa Higyaw, Mindanao, salamat po sa hindi pag-imbata ka na po sa Zoom meet na ito. Yeah. As of this moment, sir, nasan ka po ngayon? I am physically located in Mandaluyong, Bataan. I'm currently teaching as an alternative learning system instructional manager for Biyahan, Aita community po. Dito po sa may Mandaluyong, Bataan. Ah, okay. Okay. Tell me more about yourself, sir. Tell me more para mas makilala ka ng ating mga audience ngayon. Opo. Ako nga po pala si Samuel M. Balintay. I do licensed professional teacher. And I graduated from the University of San Jose Colegio sa Cebu. At ako rin po ay kasalukuyan pong lisensyadong guro. And nakuha ko po yung aking lisensya noong 2018. At yun po yung nagbukas po sa atin ng pagkakataon para po makilala po sa national media PTV4 documented my life po at sa maestro ng Bravo at ipinakita po nila yung struggles po kahit po late na po, kumbaga medyo maingat na tayo na nakatapos ng education. Pinakita po ni PTV4 na hindi po at lang sa nangirapan, hindi rin po at lang ng edad para po tapusin natin yung pag-aaral kahit napakahalaga po tulad ng pinagdod. And ngayon po na ako po ang isip sa ating guru na kapatid ng pagkakalaman na dito na nakakapag-impact po ako sa ating problema sa pamamagitan po ng pagtuturo sa mga ibang ICCs o Indigenous Cultural Communities dito po sa lugar po namin within Central Region. Wonderful. Actually, Sir Sam, hindi ka nag-iisa. Ako, nakagraduate din ako. 5 na yung anak ko. Oo. Bago lang din. 2018 ko rin, na rin ako naging licensed teacher. Pareho tayo, Sir Sam. Ilan na po ba ang edad niyo, Sir Sam, ngayon? 40 na po ako sa September 15. Oh, malapit na ang birthday! Advance happy birthday po. Yes. Oo. Well, Maraming salamat. Actually, it's a pleasure. Ako, natutuwa ako na kaagyat niyong receive wholeheartedly yung ating invitation. Actually, I'm doing a series of interview talaga sa mga tribal leaders natin sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. So, I'd like to know what's keeping you busy and of course, your advocacies para naman ma-inspire natin yung mga kabataan ngayon. Go ahead, Sir Sam. Talaga po yan po bilang instructional manager for alternative learning system under the mga DepSUS ay dumidibot po tayo sa mga cultural preservation ng cultural communities po ng ating po mga Papua Katutubo. Talaga po yan po ang ating pong assigned area ay ang Aita Pagpupo ng Maribel Bataan dito po sa Lugia. At kung kilala po ninyo ang ating pong famous Aita, discipline na sinunod pa na. Doon po ako naka-assign ngayon sa kanilang notification. Tinuturuan ko po ng peer-to-peer program yung pong lahat po ng mga kabataan kahit po yung mga may edad na mga magulang na hindi po natin tumusasahan sa class ng kanilang kabataan ay tinuturuan po natin. At hindi po ina-adjust po natin yung mga dreams ng mga bata ayon po sa kanilang pong grade level. So, gumagawa po tayo ng paraan institution para sa sila po ay maipasok sa lang ng programa makapagpunod sa mga kaagad ng sistema at ako rin po ay kasalutulong tumutulong para po maging institution po ng aking po mga kapwa katutulong AITA na nabidugaw po sa lang ng mga kapagpunod sa ating pong mga militar sa labas po ng gobyerno ng Pilipinas at gusto po natin sana na kung pwede po na sumuro sila nagdarisyo po sa ating pong pamahalaan para po maging mas mapayapa po at mas meron ang Pilipinas. Lalo ibig po sa ating hangin ng mga pagsubo
kung saan na nakita po natin yung mga karakter na nangyayari between the gestures yung ating mga mga natin at mga naman po nakakabagdag ng damdamin na tapos na may mga estudyante na retired at yan po yung programa po ng Kiltintat ng TNP. Ako po ay tumutulong kay Mr. Frank Aradia, yung kanila pong Vice President po dito sa Central Luzon para po mag-reject din po sa ating pong mga kapwa-kapitulong.